Ang kapuso namatay po ang limang miyembro ng rescue team ng Bulacan PDRRMO kahapon sa kasagsagan ng flash flood sa San Miguel, Bulacan. Ano bang sinasabi ng batas sa ganitong panganib sa trabaho? Usapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa iyo. Tragic, ano? Tragic yung naman itong ating nangyari kahapon na nagwis ng buhay, yung mga nagliligtas lang sana ng buhay. Ano ba, Attorney, ang sinasabi ng batas sa mga empleyado ng gobyerno o kahit pribadong kumpanya kung may ganyang mangyaring hindi naasahang insidente habang ginagampanan nila ang kanilang trabaho? Well, para sa mga empleyado natin, no? Kung merong mangyari sa kanila, whether it's an injury or disability, or katulad nga nito na nakakalungkot na namatay nga, maaaring magkaroon ng benepisyo ang biktima o kanyang mga beneficiary in case of death mula sa SSS para sa mga empleyado ng private companies or sa GSIS for government employees. At ito ay mula dun sa Employee Compensation Fund na tinatawag na minamanage ng SSS at GSIS depending on the nature of the work. Pero ito nga ay para sa tinatawag na compensable death or injury lamang at ito ay limited sa mga accidents or incidents arising out of or in the course of employment. So usually ito yung mga aksidente na nangyayari nga in the workplace, work-related injuries na or na merong injury or resulting disability or death. Para ito naman ay maging compensable, dapat nga ay resulta ito ng employment ng isang tao. The injury or the resulting disability or death dapat ay mag-arise out of employment. So usually, ito nga yung nangyayari while they are at work, in the office, or kung sila ay kahit man sa labas ng opisina, pero sila ay may ginagawang official line of duty, kumbaga. No? So dapat ay kung ito ay incidental or necessary for the work. So yung mga ganitong mga klaseng mga incidents, yun na nga, sa workplace at kung kinakailangan nga dahil inutusan halimbawa ng kanyang boss. Of course, hindi kasali kung ang injury ay dahil sa kasalanan ng empleyado. So, kung ito ay self-harm or talagang notoriously negligent, kumbaga halimbawa lasing na lasing while working, eh baka hindi siya entitled to compensation. Pero basta maipakita, ang okay lang dito, no? Basta maipakita there's an employer na siya ay empleyado. Ikaw ay maaari nang makakubra. You don't need to show na merong pagpapabaya, di ba? Usually sinasabi natin, ay dapat may negligence para makakubra. Sa kasong ganito, basta ma-prove mo lang na ikaw ay empleyado at ito nga ay nangyari habang ikaw ay nagtatrabaho, makakapag-claim ka na. So, meron namang mga ibang instances, maidagdag lang natin, na naririnig natin na ang laki ng nakukuha nilang kasi hindi ganun kalaki, di ba? Pero kung minsan narinig natin, ako milyon-milyon yung nakubra, yun yung mga ibang kaso na based on another provision of law, yung tinatawag nating tort or yung ambasihan niya ay pagpapabaya. But you cannot claim from both naman. So, depende on the nature of the situation kung may pagpapabaya. Iba ang cause of action, kumbaga. Attorney, paano naman kung wala ka pa sa opisina? Nasa biyahe ka pa lang, pauwi ka mula sa iyong trabaho at may mangyari sa iyo, may liability pa rin ba employer dito? Malamang wala. Usually, kung ito yung normal na pag-travel going to and from work, malamang hindi ito kasali. Although, mayroon mga posibleng exceptions nga na nabanggit na natin. Halimbawa, kung inutusan ng boss na dumaan ka nga muna on your way to work, di ba? Hindi siya talaga kasama within the work hours, pero dumaan ka muna, bumili ka ng, ibili mo ako ng kape, ganyan. Work-related pa rin siya may tuturing. Kasi walang may gagawa yung empleyado kasi siya ay nautusan ng boss. Or halimbawa, mga work-related things pa rin, yung nag-team building kayo sa Tagaytay, you had to go there, di ba? Natulog ka overnight. Kahit na natutulog ka, may nangyari sa'yo, maaari pa rin yung work-related injury. So, interesting din na may bagong rule ngayon, di ba? Na hindi naman nababanggit dati dahil nga nauso na ang work from home arrangement. Sinabi na nung ating commission na nagbibigay nga ng employee compensation na kung magkaroon ng death or injury habang nasa bahay, pwede ka pa rin magkaroon ng compensation for that injury or death. Basta maipakita na may kasulatan na pinapayagan o rinirequire ng employer ang work from home arrangement and malamang gumagawa ng trabaho during work hours, maaari nang makapag-claim kahit na wala ito sa opisina at nasa bahay.
Okay. Ganun. Wala nang delineation, ano? Ngayon, dahil work from home, oo, bahay yan, trabaho, they're just one of the same. Pero mabuti na rin na nagkakaroon na nga ng change sa mga batas to accommodate the new existing, the new normal. Ayan, malinaw yan. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din. And it's a Wednesday? No, Tuesday. It's a Tuesday. Bukas, hump day. Bukas